Nah, ngedaanan. Okay. So, sir, okay ka na, sir. Sino mo first timers? Taas yung mga kamay. Taas. Thank you. Next abroad. Taas yung mga kamay. Thank you din po. Welcome po sa inyong lahat. You mean it to us ang mga kamay. Ano kayo? Tagi na yung iba. Hindi ka recruited. Okay. Siyempre, iba pagod na. Hindi na makataas-taas ng kamay, di ba? No. Hindi ko alam kung may ano pa kagabi, may hangover. Over? Okay. Fix abroad. Kayo ang bida ngayon. Bakit? Ang dami nyo. Sino fix abroad? Nakapapunta ng... Ex-abroad na makapit ang 20 years sa labas ng bansa. 20 years. Meron? Wala? 15 years. Meron? Ayan siya, panatalo naman sa mukha mo. Meron mga ex-abroad. Parang lagi na lang ganito, pag nakaupo dyan sa ano. Parang kanalabas lang eh. Okay. Meron mga ex-abroad. Maraming ex-abroad. Sir, saan ka nagpidos noon? Mga ex-abroad, saan ka nagpidos noon? Familiar ako sa'yo, sir? Hindi. Hindi ka rin familiar sa akin. Sa mga ex-abroad, hindi ka pa ako kilala, tama? Ilang bisis na kayo pabalik-balik sa labas ng bansa, hindi nyo pa ako kilala. Kasi bakit? Marami lang ang pidos eh, providers, na kung saan pag-alis mo, doon ka magpipidos. Depende yan sa agency mo. Kaya, hindi pa ako nakita doon, kasi wala ako doon, tama? Oh. Ngayon, nandito ka. Nakita mo ako. Kasi nandito ako ngayon, tama? So ngayon, marami kayong hindi narinig doon sa pinagalingan nyo dati. Pagdating nyo dito, mayroon kayong marinig. Hindi nyo alam sa kanila, sa akin nyo, malalaman. Ang ano? Mamaya. May dapat concentrate. Habang nandito ka, sabi nyo pagkasi dyan, ex-abroad, tahili ka, sir. Ex-abroad naman ako eh. Sabor naman ako eh. Paulit-ulit na itong pidos. Diba? Totoo yun. Kasi nasa batas, walang sinasabi ang UWA na ang ex-abroad, hindi na kailangan magpidos. Ang sabi ng UWA, pidos is a mandatory seminar to all departing contract workers. Not only for first-timers, maging sa mga ex-abroad. Tama? Kasi bakit? Nung unang pag-alis mo, kung okay ka, pagbalik mo yun, sigurado ka ba? Sigurado ka? Babalikan mo na kumpanya ngayon? Hindi. Kasi bakit? Panibagong kumpanya. Oh. Kaya ako'y magtatanong. Diretsahan na. Kasi Huwebes na ngayon. Iba dyan. Gusto na umuwi ng maaga rin. Tatapos na ng holiday. Gusto naman umuwi ng probinsya. Okay. Sa mga ex-abroad, isigaw nyo. Yung totoong naging karanasan nyo, naramdaman nyo, hindi lang sa inyo, minisi yung mga ibang mga OFWs kung dating sa labas ng bansa. Isigaw nyo pag sumawit. Iparinig nyo sa mga first-timers. Ex-abroad, masarap mabuhay, OFW ito eh. Hindi. Hindi. First timers. Narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Hindi. Sabi ng mga first timers, hindi. Ha? No? Kaya yung iba, umpisa na. Tumatayo ng mga tayo. No? Tuwang-tuwa tayo. Yeah. Lalabas na. Sabi na. Sabi nyo ma'am, ang sarap buhay ulit na buhay sa labas ng bansa. Yan pala. Hindi. Narinig ko doon sa Pinas. Tawag yun. Mag-isa ma'am. Lalabas yun. Panuwala kayo sa atin. Okay! Hindi! Bakit hindi? Mga first-timers, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tinatakot. Papakita ko lang sa inyo yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Kung bakit sinabi na nila hindi. Ma'am, naranasan mo na ba yung buhay na hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit pa. Naranasan mo na ba? Sa mga ex-abroad, naranasan nila yan. Sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na ba? Hindi pa. Hindi pa? Ang tanong, gusto mo maranasan mo? Sagot ka, ma'am. Gusto mo? Depende. Depende. Ma'am, depende daw ikaw ng gusto mo.
Hindi mo alam. Hindi na nila alam kung ano dapat gawin. May sinabi ba akong masarap wala? Masama wala? Wala naman eh. Bakit kitawa na tawa? Okay! Kasi yung iba, mapag-isip ng masama. Hindi pa nga ako tapos, no? Kung ano na ang iniisip. Sobrang hirap pag napalayo ka sa pamilya mo, ma'am. Tama? Sobrang sakit. Hanapin mo man sila. Pag napapagod, sobrang pagod na naramdaman mo dun. Hindi mo sila makikita. Magkakataon, may malakas naman ang signal. Nag-video call ka. Nung mag-video call, video call ka, nakita mo sila. Kailang nag-uusap naman kayo, kailang hindi impersonal. Kailang namawalang signal, nawala din sila. Nawala ka rin. Tama? Yeah, sobrang sakit. Pero, pag sumasahod ka na, at nakapagpadala ka na sa pamilya, anong maramdaman mo? Ang sagat ng pakiramdam. Tama, ma'am? Yan ang ibig sabihin mo. Sarap ng pakiramdam. Ma'am, di pare? Ay, naku. Naniwala kayo sa akin. Sir, ilang taong ka na? 42. Ex-abroad ka na rin? Tayo ka, sir, para makita ka nila. Si sir, tapos ikot ka doon. Sabi mo, I'm 42 years old. Si sir, 42 years old. Ako, sir, tanungin mo kung ilang tama ka. 75 years old. Sir, thank you, sir. May nag-react! Tinawag na ako sa'yo! Bakit? Ilang taon sa tingin mo, ma'am? Ha? Ha? Ayan! Nagturuan ba? Ma'am, ilang taon sa tingin mo? Mga 57. Sandali mo. 57. Manghula ka, ma'am. Okay! Ma'am, hindi! Ha? 55. Sabi ko pa rin niya sa kanya, 75. Ginabaan niya ng kumpi. Hindi. Grabe naman. Wala pa kong senior. Hindi pa ako senior. No? Pero matagal na ako, ano? Kasi junior ako eh. Hindi ako senior. Okay, ma'am. 75 years old. Mag-isip ka ngayon. Pero ano sikreto mo? Muli ko sasabihin sa inyo. Ito na lang. Huwag kang mag-isip ng problema, sir. Simple yung problema, huwag yung isipin. Dapat. Problema ka, huwag isipin na. Eh, happy na layas ni Mrs. Okay! Hindi. Pwede, nagpapatawa lang ako. Pero, lahat ng ganito dito ko dito ay totoo. Ayan. Ayan, tinawag ka na. Ayan. Dapat kung secret ka kasi ilang minuto lang ako lang tutok dito, marami tayong matutunan sa amin. No? Bago lang ako, actually, hinired ako ng MIPA noon, year 2013. Pero bago sa MIPA, sir, sa mga ex-abroad, baka sabihin niyo mas matagal na talaga kayo kaysa akin, hindi naman ako ex-abroad, yung naging karanasan ko lang sa pagtulong, sa o pag-lecture, at pagtulong sa mga katulad niyo ng mga OFWs. Bago ako rito, 20 years sa kabila, year 2000, ako nagsimula. No? Pamilyar pa sa inyo si Sara Balabagan? Pamilyar ba? Yes. Okay. Ang tanong, ano si Sara Balabagan? Ang sagot ng isa dito nung nakaraang linggo, sir, babae. Tama. Kaya nga Sara, dahil siya ay babae. Tama? Babae yung OFW na umalis sa Pilipinas ang kanyang edad noon, 14 to 15 years old. Hindi nakapag-aral ng high school. Kaya lang, ang pakay, makapagtrabaho, matulungan naman sa buhay may iangang sikirapan. Hindi lang pinalat. Bakit? Nakulong po siya doon at tinatulan pa ng kamatayan. Ang tanong, bakit nakulong si Sara? Ang sagot ng isa dyan, sir, nung nakaraang linggo, ang sagot sa akin, sir, na-rape. Ang tanong, mayroon bang na-rape na siya pa ang kinulong? Ha? Mayroon bang na-rape na siya pa ang nakulong? Di ba wala dapat? Dapat kung sino nang na-rape, siya ang makulong. Kung sino ang salarin, dapat siya ang makulong. Papayag ka ba, ma'am? Halimbawa, ang ginawa ko sa'yo, ikaw pa makulong, papayag ka ba? Hindi. Hindi! Sino dapat ang makulong? Ako! Tama! Tama yung sabi ni ma'am. Kasi ang iba, nung tinanong ko, may isang tinanong, sino ang makulong? Ang sabi sa akin, ma'am, dapat tayong dalawa ang makulong. Grabe naman. Gusto pang sumama. Okay! Hindi. Dapat kung sino yung salarin. Nakulong! Man si Sara. Sa anong karahilanan?
gusto niyo malaman ang totoong pinto ng buhay niya sa labalabagan? Sagot. Okay. Ito, ang totoong kwento ng buhay ni Sarah Balabagan. Nakulong siya dahil nung inating po siya na repent or kasain, ang kanyang ginawa, lumaban. E pinatanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang amo. O kaya, ang kapalit, nakulong siya at hinatulan na Bakit lumaban? Siyempre, wala naman siyang bakay doon, binigong trabaho para makatulong sa pamilya. Pero ligtas ang buhay ni Sarah Balabagan sa bingit na kamatay. Kasakayan niya na kung mamuling ba si former ambassador si Iris. No? Former ambassador, nagiging inilas si chairman, nagiging congressman. Year 2013, nung mag-congressman siya, year 2013, humiwalay ako sa kanya. Nung humiwalay ako sa kanya, namatay siya. Hinayat ako, year 2013 din, nang amiba, ako ang vice president, president namin. Siya yung may-ari ng amiba bidus. Ilang taon lamang nakalipas, namatay din siya. Year 2022, hinayra ko sa dulo. Sabi ni Mr. Shang, you are the right person for me. Sabi ni isang, sir, sa'yo na naman siya. Sabi niya nung nag-hire sa akin, bakit? Kung sa akin siya, ang sagot niya sa kanya, sa nag-hire sa akin, sir, ikaw ang susunod. Pero hindi siya sumunod. Umiwalay lang ako. Kaya ako nakatuloy. Tuloy ang servisyo. Kaya sa hindi pa familiar sa akin, tuloy ang servisyo. Mula naman hanggang ngayon. Ingat. Hindi pa ko tapos. Kasi iniisip yan. Hindi kailan ko tapos. Ang ulitin mo tapos. One and a half hour noon na ako dito. Pero dahil hindi katulad noon, talagang agresibo ako sa pagtutok. Ngayon, nabawas-bawasan. Kalahating oras na lang ako. Ha? At least, kahit pa paano, pag-uwi nyo, marami din natutunan sa akin. Diba? Nangyari kay Sarah Balabagan, Ejidjan Aquino, nagkulong at tinatulan ng kamatayan. Sana, ni isa sa inyo, huwag mangyari sa inyo. Bakit? Siya, ang problema ba? Walang pinipili sa labas ng bansa? Wala po. Kahit anong posisyon mo, kahit anong profession mo, no? Pag may problema, dapat magiging handa ka. Magiging handa. Kaya kahit tinatawag ka bayani, di ba? Bayani OFW. Sayang. Ang bayani, lagi nakahanda yan. Kaya dito ko pala ngayon, sabihin mo na sa sarili mo, sir, magtanong ko sa akin, sir, paano kami naging bayani? Ito. Laging handa, tapos, dapat, walang atrasan pagdating sa labas sa mansa o dito ka pa lang, anong mga marinig mo dapat balaban ka, no? Walang atrasan. Kasi kayo ang inaasahan ng bansa natin na maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Tama? Doon kayo nagiging bayani. Yung pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Tama? Sa anong pamaraan? Nagpapadala. Kasi sa pamilya mo, sa asawa mo, through remittances, kumikita sila. Kumikita ang bansa natin. No? Doon, kumikita. Saan na ipasok yun? Sa kabanang bayan. Sino ang nagkinabang? Ang sagot ng isa dito nung nag-ratchet, buhay ng bayan. Sinagamit. Diyan kayo, no? Diyan makapil ninyo kung bakit tinatawag kayo bayani. Kaya magmula ngayon, sabihin mo sa sarili mo, bayani na pala ako, bayani na. Pero tandaan, ang buhay bayani, lagi itanim sa isipan mo na yung kabilang paa mo nakabaunayan sa umay. Tama? Ingatan mo. Kailangan maagapan mo pagdating doon na huwag sumabay yung kabilang paa mo. Bakit pag sumabay yan? Sigurado yan. No? Kung ang sundalo, bayani. May sandata. Ito. Kayo, anong inyong sandata? Kung ano ang inyong natutunan dito, yan ang sandata ninyo. Tama? Sir, ano natutunan namin yung tawanan? Tawanan? Ito,
Di ba? 100%. No? Ang excitement ninyo. Ngayon, pag-usapan natin batas. Di ba? Batas. At least, paglabas mo mamaya, bari, ingat ka, labag sa batas yan, ng ganito, republic ang ganito. Gusto mo may matutunan? Isang batas ay papaliwanag ko sa inyo eh. Tapos na. Okay. 100% ang excitement. Sana hindi mabawasan. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapagsaya ng kontrata. Sabi niya ba ha? Sa'yo ng kontrata. Bakit kami wala pa? Problema yun. Diba? Diba ka nakawala yung agency nyo sa inyo kaya pinagpilos na kayo, no? Yan ang nasa batas, no? Pero kung nangyari sa'yo, sana, no? Hindi babawasan ng 20% yung excitement mo. Kailan kung nangyari man sa'yo, bawas na ng 20% yung excitement mo. At dapat, mula nag-apply kakabisan, 60 to 90 days prior, ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan, dapat, na-deploy ka na. Ha? Sabi ba? 2? 3 buwan? Bakit kami? 9 buwan na nandito. May nakita ko dyan. Sinikuyin ko sabi. Paano ko eh? Diba? O dapat, may deploy ka na. Kung nangyari man sa'yo, inabot ka ng 9 buwan, may ibig sabihin, may problema ka. At bawas na rin ng another 20% yung excitement mo. Ang natira is, 60% na lang. At dapat, bakit kailangan makaalis? Kasi iba dyan, hindi lang nakapag sign ang kontrata, ang iba dyan, nakapagbayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi rin ba dyan, ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? Ibig sabihin, another 20%, ha? Ang nabawas naman ng excitement mo, ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka, ay may kakulang resibo. Ha? Bakit kung wala? May problema ka nga, another 20% naman ang nabawas sa'yo. O, natira is? Kunti na lang, 20%. At dapat pang nagbayad ka, saan? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Sa Max? Sa kung anong restaurant doon? O sa loob ng bahay? Wala sa nabagit kung dalawa dapat sa loob ng agency. Sabi niya ba? Alam mo, pre? Ako wala talaga lahat. Problema. At dapat! Pagdating mo sa labas ng bansa, kung anong pinirmahan mo dito, sa Pilipinas, yan ang masusunod pagdating doon. Kung magkano ang sahod mo na pinirman, yan ang maging sahod mo doon. Tama? Sabi niya, paano? Kung mangyari sa akin, simple lang, tuturuan ko yun. Bakit, Mr. Sam, pag nalabag pa rin yan, anong batas ang nalabag? Batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 1-0-0-22 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Danumpuk! Kalupit! Danumpuk at hindi ang batas na nalabag na kung sino man nag-hire dyan. Wala man ang kalamalang ng agency doon pa sa labas. Danumpuk non-billable offense lifetime imprisonment. Sabi ng Kernel, pare, retired ako. Nung kinamay ko, Mr. Kernel, ay Mr. Sam Garbosa, columnist, reporter ng isang diary, nasa radio. Sabi niya, pare, masinsya ka na. Public servant na kasi ako. Gusto niyo ipaliwanag sa akin. Pinakinggan ko. Pero kinasabi ko, Kernel, lahat ng paliwanag mo, puro mali. Kaya sabi ko, mananagot kayo ng misis mo sa batas na nabanggit ko. Sino biktima? Fresh graduate ng mga seafarers, fresh graduate ng mga nurses, kailinag ang opportunity makapagtrabaho sa bansa ng Canada para lang sumahod ng malaki. Bakit 100,000? Ayaw mo pa? 150,000 ang placement fee? Ayaw mo? Mabilisan daw. Pero hindi nakaalis. In short, nakipagtulungan na ibalik yung pera. Pero si Mrs. Takakimo,
nasa United States o Amerika.